Grabe! Grabe naman yan! Sobrang naman yan! Grabe! Yun, magandang hapon mga kapenyo! Sa ngayong araw, nandito tayo ulit sa ilog. Bali, manghuli-huli tayo ng ating ulamin mga kapenyo. Mabilisang ano lang. Dahil nga madami na tayong gulay doon na pwedeng ihalo. Sigarilyas, sigtaw. Kaya pumunta tayo dito para makapaghuli ng ihalo natin. So, umpisa na natin mga kapenyo. Para makauwi tayo at makapagluto ng masarap na dinanggag. Yun! Baka umpisaan pa ng iba yan! Banatan mo na kapenyo! Dito na! Sana matyambahan natin yung karpa. Yun! Hinahangin! Di pa lumulubog eh. Di pa lumulubog. Ayan na. Oh, ramdam na agad oh. Oh, grabe naman yung kapingyo. Ayan na ba yan? Sobra naman yan. Ito na nga. Wow! Grabe naman yung kapingyo. Naubos mo na ata yung tilapia oh. Nakasot mo. Wow! Ay! Ang dami! Grabe naman yan! Sobra naman yan! Grabe! Sobra naman yan kapingyo! Hindi na mabilang yan! Dampas na sa daliri ko yan! Kamay sa ka... ano? Paa! Mga daliri ng kamay ko sa kapaa, wala na! Lagpas-lagpas na yan! Wow! Grabe talaga! Sobra na! Ayun, lagayan! Wow! Siyampat ulit tayo! Siyampat! Sobra sa dami! Sobra naman yung kape yung kuha mo na yan. Pang malakasan na yan ha! Anong gaganda ng klase ng tilapia? Ito mo yan? Hybrid! Hybrid! Diba yung isa, pakita mo rin yung isang blue. Yung kabilaan. Ayan ito, green. Ayan, green. Magkaiba. Magkaibang klase. Grabe. Pero parehas masarap, oh. Magkaiba siya, oh. Hybrid, mga kapengyo. Grabe naman. Nadyakpatan ni kapengyo ang sandamakmak na tilapia. Magsasawa ka niyang kapinyo kalalagay sa lagayan. Hindi ako magsasawa. Gusto ko nga meron pa. Mas madami pa, no? Para nag-i-enjoy. Sabi nga ni ano eh, naka-rides ka na. Naka-ulam ka pa. Nag-enjoy ka pa. Di ba? Grabe naman. Ang lakas naman. Grabe naman yun. Pati ako kinabahan na malayo na doon sa... Parang nakita ko sa Facebook na busina ng busina, kumuha ng bato yung rider. Binato yung sasakyan sa Baylaya. So. GG. Yun ang tinatawag. Parang makain to eh, busina ng busina. Yun ang tinatawag na GG. Eh, pinagdadaanan naman siguro yung rider. Nadamay na. Yun yung mahirap ano, yung hindi mo alam na pinagtitripan mo tapos may pinagdadaanan. Pinagdadaanan ng problema. Kumuha ng bato, sa pool. Yun tinatawag na malas. Malas mo. Problemado ka tapos pagtitripan ka pa. Pagtitripan ka pa eh, talaga. Laki rin. Laki. Sobra. Grabe naman to. Sobra naman yan. Amazing! Pakita mo kami yun. Ayan. Pakita mo na yan. Wow! Ang laki! Isang kilo yan, no? Limang kilo? Limang kilo. Grabe. Limang kilo? Limang kilo? Limang kilo. Sang hagis. Sang hagis, limang kilo. Ang bigat na. Sobra sa dami.
Upo ka lang dyan. At upo muna ako. Sige. Banatan mo yan. Yun, oh. Daming tilapia talaga. Tinan nyo naman, oh. Grabe naman yan. Wala pa sa kalahati si Kaping nyo. Tagal ka pa rito sa Taiwan, Kaping nyo, no? Tagal-tagal ka pa sa Taiwan. Madami tilapia pa makakain natin dito. Kaya ano? Di bali, masarap naman ang tilapia. Hindi naman tayo nagsasawa. Hindi tayo magsasawa kasi dito tayo nabubuhay. Kumbaga, ito yung isa sa dahilan kung bakit tayo nakakasurvive. Pang araw-araw din natin yung pang-ulam, no? Kasi nakakatipid tayo sa pang-ulam. Yung pambili sana natin ng ulam. O iipunin natin, pagpadala na natin yun sa Pilipinas. Pilipinas sa mga ano natin. Kasi magastos din ang ulam mga Kapingyo sa totoo lang. Is tilapia, ang liit-liit, 50. 60. Anong 60, wala nang 50 pala. 50, 60. Tapos yung malaki, 100, 120. Paano na tayo niya? Kung puro ganun, no? Ang bangus, magkano? 200. 280. Mamahal na nga ng ano dito. Dati, 90 lang yun. Jackpot si Kaping nyo sa unang hagis niya. Bali, habang nagtatanggal tayo, ipekwento ko lang sa inyo yung ano, yung kung matatandaan nyo yung pumunta ako ng kay Kapeng Yak. Dinalan ko siya ng ulam doon. Pag uwi ko kasi mga Kapeng Yak, ano, may nadisgrasya sa daan. Natumba. Natumba sa motor. Natumba sa motor. Ngayon, pininto ko dun sa mga katrabaho ko mga Kapingyo na Taiwanese, sabi nila, dapat daw hindi ko tinulungan. Kasi, pag nakatagpo daw ako nung ano, nung hindi puhaw na Taiwanese, okay? No good. No good, yung no good na Taiwanese. Yung pagtulong ko dun sa nadisgrasya na yon, baka mabaliktad pa daw ako. Bagay, pwede nga rin ganun, baka mamaya sabihin. Baka ako daw yung... baka sabihin daw sa mga pulis na ako yung ano nakadisgrasya. Kasi mga Kapingyo, nung pauwi ako, ano, magkasunod lang kami noon. Tatlo kami. Kumbaga ako yung nasa huli. Nandito naman sa unahan yung nadisgrasya, tapos may guguro dito. Dalikot, tapos nandito naman ako. Ngayon natumba siyang ganun mga Kapingyo, nakadapa siya. Tapos yung guguro naman, hindi huminto. Dumiretso yung dilim doon. Wala ring CCTV. Ano yun na walang nabunggo siya, wala? Wala, parang nagse-cellphone ata. Tapos, bigla na tumba. Oo, nakadapa siya mga Kapingyo, nakaganon na siya. Eh walang katao-tao. Di huminto ako, bumalik ako. Para tulungan siya. Kasi hindi ko na inisip yung mag-video mga Kapingyo kasi... siyempre disgrasya yan. Oo, disgrasya. Wala naman sa ano natin yan eh. Mauuna talaga yung pagtulong natin eh. Kumbaga, kesa sa ano, udyok. Sa... yung tinatawag na udyok ng damdamin na pagtulong. Kasi ang ano ko kasi dun mga Kapingyo, ano, magka-camera ako. Eh kung yung pagkamera ko na yon, tinulungan ko agad. Di mas maganda sabi ko kaya hindi na ako nagkamera. Tinulungan ko siya mga Kapingyo. Kasi nakadapa siya, ito mama yung dito ata niya. Ngipin. Dito ata. Oo, tas ito mga gasgas. Tas nag-aano siya yung ano niya yung gumaganon siya. Eh hindi ko naman alam kung paano tumawag ng pulis mga Kapingyo. Baka hindi ano, hindi kaya inatake. Hindi naman. Hindi kasi hawak-hawak niya yung cellphone niya eh. Not balance lang ano. Oo. Nakita ko na siya napag-ilid. Tapos nagulat siguro siya, bigla siyang gumanong. Bumaliktad. Oo, bumaliktad, natumba siya. Katakot. Oo. Kaya yung ano, yung inantay ko siyang makaano mga Kapingyo parang makarecover kasi nahihilo siya eh. No. Sabi ko sa kanya, okay ka lang ba? Tapos yun, nagpatulong siyang bumangon. Binangon ko siya. Tapos yung motor niya, umano sa gilid. Yung sa may damuhan na. Tapos yung helmet niya na tumilapon.
Buti nga hindi na ano yung ulo yung nabagok. Nabagok. Oo. Kung nabagok wala na. Pero hinang-hina siya. Tapos nung ano na nung medyo naka-recover na, pinakuha niya sa akin yung motor niya na tumilapon. So, pero walang mga sasakyan na ano. Walang dumadaan. Walang dumadaan. Oo. Nakakatakot pala yun. Kung paano kung hindi mo pala tinulungan, di wala na. Wala na. Mag-aantay pa siya ng matagal doon, nakadapa siya doon eh. Akala ko nawalan nga siya ata ng malay doon. E paano pala kung hindi ka bumalik, di... Wala na kasi sobrang dilim doon eh, sa ano na yun eh. Mamaya eh, may nangyari pang masama doon kung hindi ka bumalik. Ang suggest naman sa akin ng mga kaibigan kong Taiwanese, pag ganun daw, hayaan ko daw na... Hayaan ko daw kasi baka ako yung masisi. O kaya, meron din pangalawa mga kapengyo, sabi niya sa akin, mag-video ka. Sabi niya sa akin, kapag tumulong ka sa ganun, mag-video ka para kahit siraan ka, eh may ebidensya ka na hindi mo ginawa sa kanya yun, sabi niya. Hindi ko naman ano mga kapengyo yung mag-video. Di, kasi syempre, ano na yun eh. Kumbaga, kinabahan na ako eh. Di, kahit tayo kasi mga Pilipino, kapag nakakita tayo ng mga ganyan, talagang ang ating mga damdamin ay mawain. Kumbaga eh, ano, tulong agad. Tulong agad, hindi wala tayong pakialam kung halimbawa kung ano ba bang mangyayari kasi siyempre hindi man natin alam eh, kung ano yung ano nila dito, 'di ba? Sa Taiwan. Eh, pangalawa na ata 'yon. Meron pa yung ano mga kapeyo, yung tinulungan namin. Meron ka ba doon dati, boss? Saan? Yung ayan diyan, oo, sa may kotse. Kung nahulog. Oo, nanduka. Yung nahulog, yung umuusok na yung kotse mga kapeyo. May tatlong laman na tao sa loob. May bata, yung may bata. Oo. Yung nandoon pa yung girlfriend mo sa ano? Oh, nung sa garden, nung sa kapenya sa garden. Oh, sa kapenya. Oh, gulat kami ni kapenya. Umuusok yung kotse. Gulat din kami noon, takbuhan din kami palabas eh. Nilabas namin yung tatlong sakay noon mga kapenyo na sobrang usok yung ano. Yung bata, pati yung ano. Dalawang bata at isang ano. Pero hindi rin ako, dala-dala ko yung camera ko pero hindi rin ako nag-video mga kapenyo. Pasalamat sa atin yun ah. Oo, pumunta pa sa ano namin. Sa dorm, factory. Sa factory namin. Bigyan kami ng ano. Pasalamat. Nang ang power, magkano yun? 600. 200? Ay, 200. Oh, 200 ano? 200. Sila ano lang yung nagbigay? Sila, sabi kasi, nagbibigay ata. Baka hindi na rin inano nila. Kumbaga, pasasa. Nagpa-picture sila. Nagpa-picture. Oh, sabi nung ano, mga kapenyo, kung di daw dahil sa amin, baka hindi namin, hindi na ano yung, ano, hindi na agad na ilabas. Oo, oh, hindi sila nakasurvive. Oo, kasi, kasi sobrang ano na. Sobrang usok na nung sasakyan. Masusupikit sila ng usok. Oo. Siyempre, ang usok ng sasakyan, iba. Yung apoy ng makina, di ba? Mm. Iba yung ano nun, iba yung usok niya. Kaya yun yung ano ko mga kapenyo. Basta may nangailangan ng tulong, basta kaya natin. Oo, yun naman ang dapat. Yung, hindi tayo magdalawang isip na kumbaga eh, alam natin na ikaka-ano natin. Parang yung pagkasabi ko nga dun sa ano eh, dapat hinayaan mo lang, sabi nga sa akin mga kapenyo. Mali yun pag ganun. Kasi ang iniisip kasi nila, baka masisi daw ako, yun yung ano nila. Mali baka yun. Baka masisi daw ako. Kahit sabihin mo na eh kung mamatay na pala yun, di wala. Paano na? Kaya diba? Nga, nakadapa nga doon. Dapat ito nga yung tama o. Oh. Tama lang yung ginawa tapos mo. Dito, sa kamay. Tapos dito, siko, tuhod. Tama lang yung ginawa mo. Kasi kung may namatay pa doon, di kasalanan mo pa yun. Hindi mo tinulungan. Konsensya ko naman yung... Konsensya mo yung... Kaya mo yung sinasabi nung ano. Kasi malalaman naman nung tinulungan mo yun eh. Di ba? Oh. Hindi mo naman inano siya. Siyempre, pag nagising naman yun, alam naman niya yung nangyari, di ba? Oh. Yung ano, sana ang talagang hihinto doon, mga kapenyo, yung gogoro. Kasi yung Taiwanese yun eh. Oh. Pero hindi niya inintuan. Ba, madali. Nagmamadali. Nagmamadali na. Kaya, ayun. Kahit ano, talagang nasa puso na nating mga Pinoy. Oo. Oh. Yung ganyan. Tulong. Di ko naman to sinasabi, mga kapenyo, para ano, magpa-impress. Kumbaga ano, sinasabi ko lang to. Kumbaga experience lang. Experience. Sa ano. Gusto mo lang i-share ang ano. Kung may nangangailangan ng tulong, basta kaya natin. Oo. Tulungan natin. Para ano. Share ko lang yung ano. Para sa susunod kung ikaw ano, naman, 'di ba? Halimbawa, ikaw naman yung maganon. May tumulong din sa iyo, di pasalamat talaga. Pasalamat. Parang, ano, nadisgrasya ako sa bike. Oh, may Taiwanese na huminto din sa akin mga kapenyo. Di ba nung nagpawek tayo doon sa taas? Nung hindi pa kami, yung bago-bago pa lang kami rito sa Taiwan. Nagbabay kami sa bundok mga kapenyo. Eh, magkakasama kami nito ni kapenyo, yung mga kasama natin sa ano? Dorm. Sa dorm. Si kapenyo eh, hindi niya namalayan yung
daan. Daan, no? Kasi kurbada, no? Kurbada yun. Tapos palusong. Palusong. Dir-diritso ka. Dir-diritso. Tuwama ka pa dun sa may kahoy. Puste. Puste. Kala ko nga, eh. Sabi ko, eh. Kala ko malala kasi bumangga ka dun sa kahoy. Buti na lang, eh. Bangin pa naman yun. Bangin pa naman yung ano. Buti na lang, eh. Sabi pa naman sa atin ng Taiwanese, eh. Babae. Ano, gusto niyo ba ng ambulansya? Di ba tinanong kita? Sabi ko, kaping nyo, eh. Kaping nyo, ano, gusto mo daw ba magpadala ng ano, hospital? Sabi niya, sabi naman ni Kapi, wag na. Sabi niya, wag na. O di, pag sabi natin wag na, umalis na din yung ano, yung babaeng Taiwanese. Kasi, yung palang mga nakalagay pala doon, Kapi nyo, sa mga gilid ng kahoy, ano pala yun? Number pala ng ano? Tatawagan? Oo, tatawagan. Emergency? Emergency. Oh. Yung pala yung number doon. Di ba lahat na nakikita natin yan sa mga ano, may mga number na ganon? Oo. Mga police ata yun, or emergency. Basta emergency, ano? Na pwede mong tawagan sa area na yun. Mga ganun. Ipapakita natin sa mga viewers natin pag ano. Merong ganun. Kailangan pag ano, may mga ganun eh. Ipapakita natin, makikita din. Sa may gilid. Di ba yung mga kahoy, meron mga parang ano, mga number doon. Number na nakadikit. Nakadikit. Yung pala yun. Kumbaga yung mga, siguro, rescuer siguro doon sa bandang doon. Sa lugar na yan, malapit doon. Kung alin pinakamalapit na ano, na disgrasya. Na napansin ko rin yung sa mga puno eh. Kapag may mga number, di ba? Wala sa akin yung ano, yung kung ano yung mangyayari. Basta ang importante makatulong tayo eh. Yun naman ang dapat. Pero in fairness mga kapatid, ang ganda noon, yung babae na disgrasya na yun. Oh. Ang ganda. Okay. Ano yung ano pa? Ang ganda. Dalaga pa siguro yun. Ano pa siya, hindi pa siya yung ano. Hindi matanda, hindi ganoon. Oh. Ang ganda. Grabe. Sabi ko sa kanya, okay ka na ba? Tapos tumatawag na siya. Ewan ko kung sino na yung tinatawagan niya mga kape. Okay na ako, sabi niya. Tapos nagpasalamat siya sa akin. Sabi niya, salamat ha. Sabi niya sa akin. Mas masal. Okay na yun kasi nagpasalamat. Tapos tumitingin ako, pag uwi ko, tumitingin pa rin ako ng pulis. Para puntahan sana siya, hindi ako makakita ng pulis. Kaya wala na, okay na siguro yun. Kasi nakakatawag naman na siya nung umalis ako eh. Pupunta na ng ano niya. Oo. Kasi sabi niya sa akin, nung nakadapa siya mga kape niyo, tumawag ako ng pulis. Eh, hindi ko naman alam yung number ng pulis. Ang number pala ng pulis dito, 110, tawagan mo lang. 110. Tapos, sasagutin hindi nila. Hindi 119? 119 yung ano? Yung 911? Ay, 911. 119 na. Bumbero? Hindi yung bumbero. Ambulansya? Ambulansya. Ah, ambulansya. 119. 119. Pag pulis, 110. Oo, pala ko. Pag bumbero ata, 911, ewan ko. Ewan lang gano'n ata. Hindi ako marunong, sabi ko. Hindi ko alam kung paano tumawag ng pulis, sabi ko sa kanya. Tapos, tulungan mo na lang akong bumangon, sabi niya. Tinulungan. Wow. Nasa siya na yung tumawag. Tapos nagpasalamat siya. Sabi ko, okay lang, mag-ingat ka sa susunod, sabi ko sa kanya. Kasi, cellphone na, hawak-hawak niya yung cellphone niya mga kabay niya eh. Na natumbay. Nagsiselfon siguro yun. So, hindi niya nabitawan yung cellphone niya? Hindi niya nabitawan. Buti pa yun. Hawak-hawak niya. Tinitignan nga niya. Pagka ano nga, tinitignan nga niya yung camera niya kung basag eh. Sabi ko eh, ano ba yun? Pero paglakad niya, iika-ika. Iika-ika. Tuhod pa naman. Darong tuhod mga kami. Ba't kaya ganun ano? Lahat ng mga nadisgrasya yung cellphone yung hihalalayan. Cellphone. Hindi, nagsiselfon siguro yun. Siselfon. Tapos, magulat siya, nasa gilid na siya eh. Oo. Bigla niyang ginanon. Iniliko. Oo. Nagkaano lang siya, tawag ito, malikmata. Siguro, gano'n. Malik na malikmata. So, ayan. Ayan na nga mga kapeng iyo. Dami. So, ayan, maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa amin. Yung kwento ko na yun mga kapeng iyo, totoo yun. Experience ko lang yun nung nakarang araw. Basta yung pinuntaan ko si kapeng iyo na dinalan ng ulam pag-uwi ko ng gabi. Yun mga kapeng iyo. Hindi ko lang siya talaga siya na i-video kasi wala sa ano natin yung mag-video pag gano'n na emergency. Wala sa atin yung mga video na yan. Hindi mo maiisip na yun pag gano'n? Unahin natin yung buhay. Kaligtasan. Oh, ayan mga kapengyo, ito na yung huli namin. Ang dami niyang kapengyo. Sobrang dami. Ano? Pauwi na kami ni Katropa mga kapeng nyo. Bye bye. Hello, what's up mga kapeng nyo? Kamusta kayo dyan?
Bali, kakauwi lang natin galing sa pangingisda at ito na nga yung ano natin, walang sawang, walang katapusang gulay. Yan. Ay, mitas tayo ng ito, ng bunga. Yan. Kasi mga kapengyo, mahal ang gulay ngayon, kaya dito lang tayo sa ating gulayan. Dito sila sa baba. Ikutin lang natin to mga kapengyo. Lilibutin natin. Ayan, lalaki oh. Sa loob oh. Tapos, ito pa. Ano yun? Ito. Oh. Lalaki. Dami siyang bunga mga kapengyo. Hindi nagsasawa yung bunga niya sa ano. Pwede na to. Ayun pa oh. 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 Ikutin lang. Silip-silipin lang natin dito, baka may makalusot eh, matigas na pag ano. Ayan. Wala naman. Meron siguro to. Hindi lang mahalata. Dito naman tayo sa kabila. Ayan. Ang laki. Isa. Tapos ito. Baba. Yeah, ito. Sa paanan. Nalang yung mga bunga. Bunga ka pa ng marami. Wala na. Diba mga kapengyo? Tiyaga lang sa pagtatanim. At pag naka pundo na yung tanim natin, tayo naman ang magkikinabang. Eh, meron pa dun. Ano na nilagayan ko? Dami. Sulit ang pagbili natin ito mga kapengyo. Hindi pa siya tapos, pero masasabi kong sulit na yung ano. Sulit na yung hirap at pagod natin dito sa ano na ito. Saan na yun? Saan na yung kanina? Where na yun? Malilit pa ito eh. Saan natin? Ayan. Tapos kuha tayo ng sili. Pangsigang. Ano? Sarap itong sigang, mga kapengyo. Ayan o. Dito may sili pa tayo dito eh. Panigang. Panigang na tayo. Pitas-pitas lang tayo sa ating mga gulayan para yung kamatis natin. Kaya lang may tama. Pero kukuha muna tayo ng kamote mga kapengyo. Yan. Gaganda rin ng kamote natin dito. Gaganda rin mga kapengyo.
Maganda talaga pag may tanim. Kahit wala tayong pera, meron tayong pagkain. Basta wala lang tayong sakit, kumpleto tayo sa pagkain. Okay na 'yon mga kapengyo, wala nang problema doon. May bunga na, pero maliliit pa. Ay, sarap. Ayan oh, may natira pa. May itinira pa. Kunin na natin ito, mamaliliit. Nilalanggam na. Kunin na natin ito. Tamis kasi ito eh, pag bagong pitas eh. Nilalanggam na siya mga kapengyo. May nakaligtas pa. Kukunin na rin natin itong mais. Yan yung pinitas natin mga kapengyo. Oh. Tapos mais natin. So, magluluto tayo mga kapengyo. Meron na yung bagoong sibuyas at bawang. Lalagyan na natin ng tilapia. So, may kinuha tayong gulay dun sa ano. Sa garden. Kaya yun ang ihahalo natin. Ayan na mga kapengyo, nahimay-himay na natin, tapos ito naman yung isda natin. Tapos meron pa tayong sili at talbos ng kamote dyan. Ang dami namin gagawin eh. 30? Paano maging 30? Marami tayong kakampi dyan sa labas. Dapat binibigyan mo ako. Eh, bibigyan kita! Nilagay na natin. Makakain na tayo at gabi na. Dito ako na simula. Tapos mauunahan ko pa kayo. Hindi ala na. Yan na. Okay pa rin. Grabe naman yun. Tadaan! Wow! Ang sarap naman mga kapengyo. Lagay na natin yung kamote mga kapengyo para makakain na rin tayo. Mas lalong pinasarap. Tatlo kasi kami dito mga kapengyo, si Katropa, si Utol, tas ako, tas ulam namin hanggang bukas ng tanghali. Pero pwede naman kumuha yung mga kaibigan natin. Thank you boss sa pagbigay. Pwede silang kumuha dito kasi madami naman ito. Yan, libre lahat yan mga kapengyo. Libreng isda, libreng gulay. Yan yung kagandahan pag may ano tanim tayo. Kasi talagang solid ang gulay natin. Masarap kasi bagong pitas. Ayan mga kapengyo, luto na siya. Kaya kakain na kami ni Katropa. Ayan mga kapengyo, kain na po tayo. Luto na yung dinding-ding natin. Yan, kasama ko si Katropa. Kain tayo mga Katropa. Ayan, bilan natin. Dinding-ding. Ayan, ayan. Ito ang ulam namin. Taglibre ang mga gulay. Masaya kapatid? Ayan, tinawag ko. Palitan ko na lang siya. Sarap ba yung kapeng yun? Super! Di lang masarap, super sarap. Oh, yun o. Kain ka lang dyan. Hindi mo inano yung ano mo ba? Hindi ka nag-ganon sa lakbati mo? Hindi, nalimutan ko. Marami na dlaon. Wala.
Sobrang... Walang kuha na. Ang gano'n ko sa loob. Tingo. Mm. Ang nurog yung isda. Tapos nga. Bus, pag nabiting ka, kuha ka doon na. Ang namis-namis kasi bawag pitas. Oo. Sarap ng... Ang tawag nito? Guerrilla. Mm. Kaya panapin to eh. Biyernes na bukas. Ang mga teammate natin eh, pag biyernes na bukas, wala nang magluluto. Ang presyo na ang gula eh. Tulit.